Isang di umano'y LTO Patrol Officer na kunin ng video na tila nakikipampambuno sa isang delivery rider. Ayon sa rider, tinutukan rin daw siya ng baril at tinangay ang kanyang susi at cellphone. Oh, sige, kwento mo. Ano ba nangyari? Nagde-deliver po ako nun, nasiraan po ako ng clutch. Tapos po, nagtanong po ako sa may nagtitinda po ng sisig kung saan po may nagpapagawa ng motor po sa okay. Malapit. Tapos di ko na po siya sinabi na tulungan niya ako, pero yung nagtulak po ako, sabi niya sakay ka na para mabilis ka na makapagpagawa ng motor, tapos makabiyahe ka na. Mabuti na lang daw at may isang kapwa rider na nagbagandang loob at tinulak ang kanyang motorsiklo. Pero ayon kay Raymond, habang binabaybay nila ang Muzon Highway, isang silver na SUV ang bumusina sa kanila. Busina po siya ng busina, tapos kinat niya po kami. Tapos biglang lumabas po doon sa may sasakyan niya, sabi sigaw ng sigaw. Tapos sabi niya, akin na yung lisensya niyo, hindi niyo ba alam na bawal yung ginagawa niyo? Matapos bumaba sa sasakyan ang lalaki, bigla raw itong nagpakilalang tauhan ng Land Transportation Office o LTO. Dito na raw hinuli ng lalaki si Raymond at pilit na kinukuhanan ng lisensya. Tapos kinuha po yung susi ng motor ko. Tapos yung sabi niya kukunin niya yung lisensya, tinanggi ko po yun. Aha. Tapos nung hindi yung tinanggi ko po yun, bumalik po yung sasakyan, kumuha po ng baril. Tapos nilagyan po ng magazine, tapos sabi kinasak. Hindi ko na po na-videoan. Ang mga sumunod na eksena na kuna ng cellphone video ng isang concerned citizen. Sa video, maririnig na sinabi ni Raymond na armado ng baril ang lalaki. May baril po ba? Yan mo kaya, maraming nakakita. Nung kayo nagtagpo ng pisikal, hindi naman doon nagwakas eh. Di ka lang naman pinitsirahan yan, di ka winasiwas, di ka sinalya. Naglabas pa yan ng baril eh. Apo. Diba? Ano yung naramdaman mo nun? Yung time na naglabas po siya ng baril, so naano po ako, nanginig po yung ano ko po. Tawan ko po. Oh. Kasi hindi ko po inaasahan eh. Yung mga napapanood ko po sa TV, baka mangyari din po kasi sa akin eh. Paano po yung nanay ko po? Wala na po yung tatay ko eh. Isinoli ng lalaki ang susi at lisensya ni Raymond. Pero ang cellphone na ginagamit niya sa pagnanegosyo ay tinangay daw ni Sir Officer. Paano mo nagtapos yung tagpo na yun? Naisipan ko po kahit nanginig po, kumuha po ako ng cellphone para videoan po siya. Oh. Tapos sinaagaw po ng asawa niya sa akin. Pagkabalik ng susi, sabi kinuha niya po yung cellphone ko, tapos minato po sa kalsada. Uh-huh. Tapos yun na po yung nangyari. Yan po yung pinipigilan ko po siya kasi hawak niya po yung cellphone ko, ayaw niya po ibigay. Yun na po yung binalibag niya po, tapos kinuha niya po. Nang makaalis ang lalaki, dito na napaupo sa gilid ng kalsada si Raymond. At wala nang nagawa kundi umiyak.